What's up, pool friends, and welcome once again to my channel. At last, nakagawa na naman tayo ng pinagawa ng video. Ang title ay Jump Shot. Actually, this is part 2. May part 1 tayo ng Jump Shot. Pero ito medyo mas kumpleto kaysa dun sa part 1. So, mahirap bang magpatalon? Mahirap magpatalon na malapit, malapitan? Hindi raw po pwede. So, titingnan natin. Sabay-sabay tayo matuto at mag-aral kung paano, kung paano magpatalon ng bola sa billiard. Okay, let's start. So bago ang lahat, alamin muna natin kung saan pinapakamaan ang bolang puti para tumalon dyan po. Yan. So pinipress siya ng tip ng yung jump cue pababa para tumalon o kumawala yung bola papataas. So yung pressure pababa, pataas ang direction niya. So may tatlo tayong style. First yung dart style jump. So yung dart style, kinakailangan nakadikit yung elbow mo sa yung bandang dyan. Yan. Tapos parang susungkitin mo siya parang dart. So ito yung mga example. So kita nyo kung saan papatamaan. Okay, sablay. So okay lang sumablay sa umpisa, dalawa, o hanggat sumasablay kayo, hanggat ma-practice kayo na pumasok. Ang importante ay mapatalon nyo yung white ball papunta doon sa object ball. So pasasan ba, papasok din yan. So pangalawang style ay yung side elbow. Yung side elbow, yan medyo walang strain yan doon sa yung shoulder, so rotator cuff, kaya naka-side yung inyong mga kamay. Kasi pag malapitan, mahirap pag naka-standard jump. Kaya yung standard jump, usually ginagamit lang yun sa pangmalayuan. Tingnan nyo ito, yan. Ito medyo malayo, this is like 4 balls away. Ito, 3 balls away. So parang dinidiin nung jump cue tip, yung white ball, pababa doon sa table, para kumawala, papataas. Yun yung kanyang konsepto o paano magpatalon. And third, yung regular jump. Yung regular jump, usually ginagamit ito sa pangmalayuan. So, hindi mo ito pwedeng gamitin sa malapit dahil tatamaan mo yung nakahambalang na bola. So, ito medyo malayo. Yung arc ito medyo mababa. So, talaga maiiwasan niya yung bola na nasa harapan. Okay, sablay ulit. May third try. Ayun, pumasok na. So, practice lang po, practice para magkaroon kayo ng confidence sa pagtira ng jump. Kasi kung magpa-practice kayo, doon mismo sa laro, sigurado, matatalo kayo o sasablay kayo. Okay, tingnan naman natin yung mga medium distance jump. Pag sinabing medium distance jump, hindi malayo doon sa nakahalang na bola. So, try natin yung 2 balls distance. Sabi nila, mahirap daw yung medyo malapit. Pero nakita ko sa ibang pros, napapatalo naman nila at mayroong stilo, proseso, o sistema. Ito, 1 ball distance. Ito yung sinasabi nila mahirap. E dito, maganda ang dart style. Diba kaya naman? Tingnan natin yung pause. Yun o. Pataas pag naka-dart style. At ito yung sinasabi na, uy, mahirap yung patalon. Pero, patalon naman. Half ball distance. Almost nakadikit na siya. So, may sistema po dito. Masyadong taas yung arc. Mga na almost above 50 degrees. Ito po, during sa isang laro, ginawa ko yung half ball distance. So, ubra naman, pwede naman. Tingnan natin yung slow-mo. Tingnan yung angulo. Yung taas ng cue. Nakataas siya. Hindi siya 45. Pe-press mo pababa yung tip para tumalon. Ayun o, taas ng lipad niya. So, kaya naman pala kahit malapit. May style lang pa paano. So, ganun lang po magpatalon ng bola. Very simple. Pero lahat po ng ginagawa natin, kahit hindi bilyar yan, kahit anong bagay, it requires practice, a lot of practice, tons of practice, dahil sabi nga na isang pro, when you practice, you gain confidence. When you gain confidence, you win matches. Okay, pero tandaan po, pag po tayo ma-discourage, kung tayo ay natatalo, kung tayo ay sumasablay. Dahil sa pagsablay, sa pagkatalo, doon po tayo mag-improve. So, more power to all of us. Thank you for watching.